everyone, welcome back at Everything Nice at Mitch. And today, magtatanim nga tayo dito sa rectangular pot. So, na-try ko na yan. And nakita ko naman at nagustuhan na maganda nga kung dito ako magtatanim kasi hindi ka na paisa-isa ng tanim. So, lagay ka lang ng lagay. And hindi ka na mahihirapan na magbaba. Kuha ng isa, baba, kuha ng isa. So, ito, marami ka nang makukuha. So, nilagyan ko siya ng mesh tape sa mga butas niya and gagamit nga ako ng Masoterra soil. So, nabili ko siya ng 248 pesos for 5 kilos. Ang sabi lang sa kanya, ang secret daw sa cactus and succulent soil is well-drained soil para nga hindi mag-root rot yung mga succulent. And ayun, wala nang nakalagay na iba pa. So, yan. Medyo wet itong soil kasi pagka mainit nga nagmumoy, so ang dapat na gagawin nyo dyan is patutuyuin nyo na siya sa araw. Eh ako, hindi ko kasi na-check, so huwag yung gagawin yan. I-check nyo yung soil nyo kung wet siya. Kasi ganun talaga pagka umorder kayo online, nagwe-wet yung mga soil dahil sa init. Nagmo-moist, ganun. So, mag-a-add ako ng neem cake. So, alam nyo na yan, neem cake for pesticide, nematicide, and soil conditioner. So, mix lang tayo. So, itong pot is meron na siyang lupa. So, yan yung nabili ko before na sawdust plus lupa and ipa. So, nilagyan ko na siya sa ilalim since mataas nga itong pot na ito. Kasi hindi naman nga aabot yung ugat ng succulent dun sa pinaka-ilalim, diba? So, para makatipid ako sa binili kong soil mix, diba? So, pwede din yung nabibili yung soil mix kung gusto nyo na dumami. Pwede nyo siyang haluan ng mga DIY potting mix nyo para mas makatipid kayo sa lupa. So ako, ganun yung gagawin ko. Yung matitira ko dito, hahaluan ko siya ng DIY potting mix ko. Kung napanood nyo yung video ko sa about sa soil mix ko. So yan, nag-decide na naman ako kung ano ilalagay kong mga plants. And aabutin na naman ako dito ng gabi. Ayan, diba dyan maliwanag? So aabutin ako ng gabi dyan. Ayan. Kung mahilig kayong mag-design ng mga succulent, ito maganda tong rectangular pot na ito. Kasi, yun nga, may ilalagay mo na, marami ka naman ilalagay kung gusto mo talaga na mag-design ng succulent mo. Plus, hindi ka na mahihirapan na magbuhat-buhat pa isa-isa. Basta isang buhat mo na siya, sila ng lahat, diba? So, nabili ko to sa DIY, 91 pesos yata. Kung di nagkakamali, or nasa 120, ganun. So, hindi ko na-check yung kung magkano ba talaga. Basta ganun, nasa 100 plus yata. Ayan. So, itong si Burrito Stale, napakadali niyang malagas. Kaya ingat na ingat akong hawakan siya. And yung ibang succulent nga na ito, madali nga siyang malagas kasi hindi nga siya na-air dry ng maganda ni seller. So, yung mga seller na nanonood ng mga succulent, i-air dry nyo naman ng maganda kasi nalalagas nga eh, ang dali nilang matanggal. So, ayan, isip-isip lang din ako kung ano bang sinabang ilalagay ko sa kanila. And ang mahirap lang dito is yung magdidilig kaya dapat meron kayong long nose na yung pandilig talaga ng succulent para hindi mabasa yung mga dahon. And nakita nyo naman yung lupa nito is wet. So, hindi mo na ako magdidilig dyan. Siguro mga after a week na. Okay lang yan. Natry ko naman din yan before sa mga succulent ko. Yung iba nga, basa pa yung lupa. Pero tinanim ko pa rin sila. Okay naman.
ayan, nakapag-decide na ako ng aking design na gagawin sa kanila. Makikita nyo din, napapadilim na din dyan kasi nag-start ako around 5 PM. Nakuha ko kasi yung box parang 3:30, ganon. So, ayan. So, ayan, gagamit ako ng cultured soil. So, alam niyo naman yan, lagi ko naman ginagamit yan sa mga succulent ko kasi may DE powder nga siya. Hindi nga kumakapit dito yung mga insect. And kung gagamitin niyo siya as pure na cultured soil sa succulent niyo, maganda, well-drained siya, and madaling mag-ugat yung mga succulent. So, ako ang ginagawa ko, pinantatap, pinang-mimix ko din siya. Yun nga, medyo pricey kahit tinitipid-tipid ko din siya. So, ayun. Okay na ako sa tinatap or mini-mix. Kasi marami naman din akong inilalagay na mga pang-soil mix. So, yan. Mag-start na ako magtanim. Anayin ko na itong si Purple Delight. So, idudulo ko siya kasi ang laki niya. Kailangan meron siyang sandalan. So, yan. Oh, diba? Nabot na nga ako ng gabi. So, tuloy lang. Masaya pa rin magtanim sa gabi. Diba, 2 boxes yung dumating sa akin ng mga succulent. So, gustuhin ko man na kumuha doon sa isang nabilan ko ng seller. Tapos ilalagay ko dito sa rectangular pot. Is hindi ko magawa kasi baka mamaya yung itong mga halaman na ito is infected ng fungus or kung mayroon mang mga insects, so maghahawa-hawa. Kaya hiwalay ko silang tinatanim sa magkaibang pot. So, syempre, oobserbahan ko muna itong mga bago kong nabili na halaman. So, nakahiwalay sila sa mga old ko na plants kasi baka mamaya nga, meron nga silang mga kung anong insects or may fungus, magkakanda hawa-hawa yung mga ibang plants. So, kagaya niyan nitong January, ang dami kong in-order ng mga plants. So, naka-separate sila sa mga old na succulent ko. Thank you.
Di ba inabot na nga ako ng dilim, pero tuloy pa rin, tanim pa rin. So, ayan, malapit na akong matapos. So, ayan, I'm done. So, ayan, ipapabiyo ko sa inyo from top. O, diba? Finish. So, i-retouch ko lang. Nilinisin ko yung mga lupa na mga napagpag dyan sa mga succulent. So if you like this video, please hit like and share na din sa mga friends nyo na mahiling mag-succulent. And also, paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. So I hope you have a nice day. Ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga succulent. And thank you for watching at everything nice at Mitch.